Hello guys. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat-lahat. Nandito na naman po ako para ipakita ko sa inyo yung pinaka inaasam kong lutuin. Kasi ang dami kong nakikitang nagluluto nito, yung sinasabi nilang beef salpicao. So, dito sa ingredients ko na gagawin, gagawa ako ng sarili kong version. So, since mahilig kami sa garlic, maglalagay ako ng crispy garlic on top. Kasi, masarap nga naman sa meat kung merong crispy na garlic, diba? Kahit ano, chicken, pork, isda, yung mga steam na isda, napakasarap tingnan or kainin yung mga may mga crispy garlic. So, ang gagawin natin today is beef salpicao with crispy garlic on top. Okay? So, kung makikita nyo po, napakasimple lang ng ingredients kasi ito talaga yung original na salpicao ingredients ng beef. Yung iba, nagdadagdag na lang sila ng mga scallions. So, it's up to you kung ano yung gusto nyong itagdag, kung ano yung version na gusto ninyong gawin. You can go ahead and do it. Pero for me, beef chuck ang gagamitin ko. Tapos, one whole cloves of garlic, one onion, one cup of water, oyster sauce, and vegetable oil. So, yan lang po ang ingredients natin para sa ating beef salpicao. Magluto na po tayo! I'm very excited at gustong-gusto ko na siyang tikman kasi hindi pa ako nakakain ng beef salpicao. Siguro parang para lang din siyang parang siguro yung lasa niya sa feeling ko lang siguro yung lasa niya is parang beef tapa. Pero I don't know. Let's see kung ano yung magiging lasa nitong lulutuin ko. Okay, so dyan lang po kayo at huwag po kayong aalis. Tapusin nyo po yung buong video na to. At I'm sure na magugustuhan nyo rin ito. Try nyo rin pong lutuin sa bahay ninyo. Okay? Hi guys! So magsa-start na po tayo magluto. So ngayon, paiinitin ko lang yung pan. Okay, so wait lang nating uminit yung ating pan. Dapat ang ating apoy is high heat. Okay? Para po, kasi itong beef na to, mabilisan lang ang pagluto. Hindi pwedeng lutuin ng matagal. Otherwise, magiging gamay yung beef natin. So, dapat tama lang yung temperature. At saka, since ano siya, steak siya, boneless chuck cubes kind of beef. So, hinati-hati ko lang po siya sa maliliit na piraso, yung bite size lang. So, ito na po yung 1 pound na beef na pinakita ko kanina. Hinati ko na siya, in-slice ko na siya. Tapos, in-slice ko na rin yung aking garlic. So, ito yung magiging crispy garlic na ilalagay natin sa taas mamaya. Okay? Tapos, in-slice ko na rin yung aking one whole onion. So, ang gagamitin ko po na onion dito is yung red. Purple. I don't know what you call it, pero ito po yun. Mas masarap kasi siya para sa beef. Yung ano kasi, yung white na onion is medyo sweet siya. So, ang perfect talaga na match ng beef is yung red onion. Okay, so, since mainit na po yung pan natin, maglagay na tayo ng oil. Okay, so yung oil ko, in-estimate ko lang po siya, siguro mga 3 tablespoon or I think it's like 1/4 cup. Kasi kailangan po kasi madami para kasi yung oil later on gagamitin mo rin siya na pang pang-fry ng
garlic, at saka gagamitin mo din siyang panggisa ng onion. Okay, so i-fry na po natin yung ating garlic. Okay, so fry lang natin. Pwede nyo nang i-shake lang kahit na ninyong gamitan ng ano, ng sandok. Okay? Okay? Alright, so pag nalungto na po yung ating garlic, inilipat na natin siya sa plate. Tapos, mag-fry naman tayo ng onion. Okay? So, ito lang po yan. Ayan. Napakasarap. Subukan nyo po yung fried garlic ilagay sa... Oh, sorry. Basa pa yung aking ano, sandok. Kaya siya nag-ano. Ooh! Ang bango! Sobrang bango. Talagang gustong-gusto namin yung mga fried garlic. Okay, so tatanggalin ko na siya kasi bago pa siya matunog, tatanggalin ko ng isa-isa. So kung mapapansin nyo guys, yung aking oil is pwede na nating tawaging garlic oil. Kasi na-infuse na yung ating garlic sa oil. So, yan. Okay, now... Oh, yung isang piraso, sayang. Okay. Ngayon, ipa-fry na po natin yung ating onions. Since yung mga anak ko kakain ito, kailangan yung aking onion ay, kung mapapansin nyo, meron pa palang nasamang garlic. Okay lang yan. Pwede natin kuhanin yan. Basta hindi lang siya sunog. Kasi pag sunog na siya, mapait. So, lutuin natin mabuti yung ating... Ito na lang gagamitin ko yung sandok. Yung dalang sa Pilipinas. Mas maganda pag gamitin. Saka magaan. Hindi nakakapagod sa kamay. Sobrang gustong-gustong gamitin ito. Okay? At least, ano siya, still siya, hindi siya, you know, like silicone. Okay, so, tama na ang lecture. Magluto na tayo. Okay, so, ngayon, habang luto na yung ating garlic, ilalagay na po natin yung ating beef. So, kung mapapansin nyo guys, mabilisan lang to. Kasi, hindi pwede yung... Pwede magtagal yung ating... Ay, napakabango. Grabe. Okay, ngayon... Okay guys, so ngayon lalagyan naman natin ng pepper. Okay? So mabilisan lang na luto ito kasi hindi pwedeng ma-overcook yung ating meat. Tapos maglalagay lang din ako ng konting salt. Konti lang. Like a pinch of salt. Okay. So kung mapapansin nyo, nagpa-brown na po yung ating beef. Pero yung ating apoy high heat pa rin. So ano? Ngayon, ilalagay ko na po yung... Oh my goodness. Lalagay na rin ako ng oyster sauce. Okay, so I think yung nilagay ko is mga 1/4 cup of oyster sauce since 1 pound yung ating lulutuin na beef. So, para naman ma-distribute at saka lahat malagyan ng ano... flavor. So, ganyan lang po. Antayin lang natin. Siguro, in 2 minutes, luto na po yung ating beef salpicao. Okay.
natin, huwag ninyong tatakpan para maganda yung pagkakaluto ng ating beef. Tapos, ihalo nyo rin para lahat maluto. Okay, napakagandang beef. Pwede nyo gamitin yung kahit anong part ng beef, like siguro yung mga tenderloin, ganyan, para mas mabilis maluto. Ayan, okay. So, ganun lang po. At saka aantayin lang natin ng mga siguro 2 minutes, 3 minutes, luto na po yung ating beef. Okay? So, huwag po ninyong i-skip yung video. Tapusin nyo po yung buong video. This is like, you know, yung meal na kung gusto mo magluto ng sobrang quick and easy recipe, ito po yung pinakamagandang recipe na recommended po po. Kasi I'm sure masarap at malasa at saka napakasarap nito sa white rice or brown rice, I think. So, kung ano mang klaseng rice ang kung kinakain ninyo, so ito yung perfect combination. And this is really good with a pair of, you know, red wine. Ayan. At saka, pwede ka na rin maglagay ng vegetable on the side. Like steamed vegetable. Okay. So, antayin lang po natin maluto. And then, that's it for today. So, please, thank you for watching. And please don't forget to subscribe to our channel. Continue to share and like, share, and follow us. More vlogs to go. Soon, we will be uploading some travel videos na i-share namin. Gusto namin i-share sa inyo yung mga travel namin. Hindi lang po puro cooking. Okay? Thank you so much. Love you guys and stay safe. Bye!